Hi guys! LDR muna kami ni Afam kasi nasa kanilang ano siya, kanilang bansa sa Denmark, and every Sunday ay nagvi-video call kami like family time, and itinutour tayo ni Dan sa Copenhagen. And nandoon din ang Little Mermaid, if you are familiar with the Little Mermaid story. Doon original ang story. At ang writer is si Hans Christian Andersen. So guys, ayan, samahan nyo kami sa aming pag-uusap. Kahit hindi nyo naririnig yung topic namin. Kasi makikita nyo naman yung ano. Sa video, ayan. Maraming tourists dyan kasi tourist spot yan ng Copenhagen. At ipapakita ni Dan ang ipapakita niya ang Little Mermaid, kung gaano siya ka-little. So guys, just wait. Nagpipicture pala ako. Ayan. Nakalimutan kong hindi ko alam na picture pala yun. So, ayan guys. Papunta na siya doon sa lugar kung saan nakaupo si Little Mermaid. So, ayan. At ang mga anak ko guys ay talagang gustong-gusto nilang kausapin si daddy nila. Ayan, nandiyan na. Daming tourists guys. By the way guys, para sa mga hindi pa nakakaalam, ay sila ay hindi na po nagsusuot ng masks kasi almost finish na sila, at almost lahat na nandyan sa kanila ay mga fully vaccinated na. Ayan, si Little Mermaid, guys. Ayan. Actually, pangalawang beses na nilang, hindi na original ang ulo niyan kasi may nagnakaw sa ulo ni Little Mermaid, kaya pangalawang bisis nang napalitan. Alam nyo naman, so kung gusto nyo malaman kung anong story ni Little Mermaid, of course sa mga kaedaran ko dyan ay talagang alam na alam ang kwento ni Little Mermaid, na ang writer ay si Hans Christian Andersen. Siya ay from Denmark at may bahay din siya doon na papasugod ko rin kay Dan kapag hindi pa ako nakapunta. Kung hindi ako matutuloy ngayong year na to, then si Dan na talaga ang mag-vlog doon. Napilit ko lang siyang mag-vlog. Actually, hindi niya alam na binidyo ko to. Ganito kami, sa Sunday, nag-uusap, video call. Pero ngayon kasi ay pumunta siya sa Copenhagen at pinapakita niya yung tourist spot ng Copenhagen. So guys, welcome to Copenhagen, ha? Kanilang tour boat, tourist boat. So, pwede kang sumakay dyan. Siyempre, may bayad din. At tinutour yung mga tourists dyan.
Ayan guys, finally, nag-face reveal na rin ng aking Afam. At ayaw niyang, hindi kasi niya gusto magpakita. Kaya ayan, may ice cream dyan. Ayan o, parang akala ko Selecta, Frisco pala. Siguro, the same. Kasi yung logo ng Selecta, di ba tama ba yun? Selecta ice cream. At ito, tingnan nyo naman guys, mga souvenirs. Ayan, Copenhagen. Diyan sila known sa Little Mermaid nila. So, ayan, Copenhagen. Giniginaw si Little Mermaid dyan, guys. Okay, okay. Ayan. So. Ayan, ang ganda, diba?
guys, papakita ko rin sa inyo. Alam nyo taba ng mga Danish people, ano mo, kinuha nila yung sea para maging Anal Tours Copenhagen instead of Canal Tours Copenhagen. Alam mo, kakaiba rin yung mga canal nila dito doon sa Denmark eh. Kasi sa atin, kung sasabihin canal, ay nakon, it's very dirty, diba? Canal, diba? Canal sa atin, ako, napakarumi at mabaho. Pero sa kanila, canal, oh, tingnan mo naman ang canal nila, may pa tourist-tourist pa. Pero naging, ang canal, naging anal. Ang taba ng utak ng mga Danish, masaya lang talaga sila. Ang tatalino. Ayan. Ipatapos ng tour si Afam natin, guys. Afam ko lang pala. Ay, mga anak ko naman, gustong-gusto talagang kausapin daddy nila. Kaso, ano, by the way, hindi talaga nila daddy yan, guys. Anak ko lang yan. Anyways, siya na rin yung naging daddy. Pero gusto, kasi close na close kasi sila, maliliit pa kasi sila, no? Nung nagkakilala kami ni Afam. At hanggang ngayon naman ay talagang, alam nyo na, nagstay talaga siya sa aking kabaitan. Mabait talaga siguro ako. And pinapakita niya sa amin. Itong nasa middle na anak ko ay talagang siya yung medyo ano, kasi since maliit pa siya ay nandito na si daddy nila. So naalagaan siya. Kaya medyo namimiss niya masyado si daddy nila. At sabi niya, wish niya daw sa December is mawala na daw ang COVID, kasi gusto niya ang makauwi na si daddy.